Nagtratrabaho bilang isang mekaniko si Werner. Sa edad niyang 45 ay proud siya sa kaniyang trabaho dahil marangal ito, dito lamang niya binubuhay ang kaniyang pamilya. Siya ay isang padre de pamilya at masayang naninirahan kasama ang kaniyang butihing may bahay na si Karen at ang anak na si Liana. Habang tinutungo niya ang daan papunta sa kanilang bahay, ay naaamoy na niya ang mabangong niluluto ng kanyang asawa. Pagbukas niya ng pinto, ay kaagad siyang sinalubong ng kanyang anak. Habang ang kanyang asawa naman ay nakangiti habang inilalagay ang daladalang ulam sa mesa. "Napakakulit talaga niyang bulingit mo, mahal." Nakangiting wika nito, sabay hinagkan si Werner. "Bahala na kung gaano kakulit itong panganay ko. Basta healthy lang lagi. Di ba, anak?" "Siyempre naman, tay," sagot ng bata. "Halika na kayo't kakain na tayo. Mabuti naman at maaga kang nakauwi ngayon, mahal. Sakto lang ang dating mo. Akala ko kasi iinitin ko na naman ang ulam mo mamaya." Natatawa nitong sabi. "Oh, inagahan ko talaga at dinalian kong matapos ang trabaho ko para matikman ang luto mo. Nasa malayo pa lang ako, ay amoy na amoy ko na ang bango ng niluluto mo eh." Wika ni Werner. "Ay sus, binubula mo naman ako ah." Wika naman ng kanyang asawa. Nagdasal na muna sila at sabay-sabay ng kumain. Pagkatapos ng kanilang hapunan ay pinabayaan na muna nila ang anak na maglaro sa salas. "Mahal, baka masyado mo nang pinagod ang sarili mo sa pagtatrabaho ah. Hindi makakabuti yan sa inyo ng magiging bunso natin." Seryosong saad ni Werner. "Ano ka ba, mahal? Ayos lang ako at hindi naman mabigat ang trabaho ko. Sinasabi ko naman sa iyo na dito ka lang sa bahay at magpahinga. Ako na lang bahalang maghanap buhay." "Mahal, alam naman natin pareho na hindi sasapat ang sinasahod mo. Ilang linggo na lang at manganganak na ako. Hindi pa sapat ang naipon nating pera. Iyang sahod mo, babawasan pa sa upa ng bahay, kuryente, tubig, groceries, at sa iba pang kailangan natin. Hayaan mong tulungan kita ngayon." Salaysay nito. "Magagawan din natin ang paraan yan, mahal. Wala pa naman tayong pagsubok na hindi nalagpasan ng magkasama, diba? Basta ipangako mo sa akin na hinding-hindi mo pipilitin ang sarili mo. Kapag napagod ka na, magpahinga ka." "Makakaasa ka, mahal. Halika muna at mamasahin ko na muna ang likod mo." Nakangiti nitong sabi. Patuloy pa rin ang pagtatrabaho ni Werner at gayon din ang kanyang may bahay. Kahit na parehong pagod galing sa kanya-kanyang mga trabaho, ay hindi pa rin mawawala ang mga matatamis na ngiti mula sa kanilang mga labi. Gabi na at pauwi na si Werner sa kanilang bahay. Habang bumabiyahe, ay nakita niya ang isang matandang babae na nasa kalagitnaan ng daan. Alam niyang kailangan nito ng tulong, kaya inihinto niya ang kanyang sinasakyang motor sa tabi ng kotse ng matanda. Ngintian niya ito't binati. "Magandang gabi po, ma'am. Ano pong problema?" Sinsiro niyang tanong. Ngunit nagdadalawang isip ang matandang sumagot. Sa isip ni Werner ay baka dahil iyon sa itsura niya, pawisan at madumi na din ang suot na damit dahil sa maghapon nitong pagtatrabaho. Alam niyang hinuhusgahan na siya ng matanda sa isip nito, ngunit hindi pa rin nawala ang mga ngiti sa kanyang labi at sinubukang kausapin ulit ang matanda. "Huwag po kayong mag-alala, ma'am, at hindi po ako masamang tao. Nandito po ako para tulungan kayo." "Ako nga pala si Werner Suiso."
pagpapakilala nito sa sarili habang inaabot ang kamay sa matanda. Tinitigan lang nito ang kamay ni Werner. Napansin naman agad iyon ni Werner, kaya binawi niya ang kanyang kamay at tumawa. Pasensya na po kayo, ma'am. Nakalimutan ko na sobrang dumi pala ng kamay ko at puro pa kalyo. Isa po kasi akong mekaniko, kaya matutulungan ko po kayo kung anong problema ng kotse mo. Pagpapaliwanag nito sa matanda. Oh, isa ka palang mekaniko. Good thing at nakita mo ako dito. I was so worried dahil halos mag-iisang oras na akong nandito. Ngunit wala talagang nagsadyang huminto upang tulungan ako. Wika ng matanda. Kaya pala, ang malas nyo naman, ma'am. At dito pa kayo banda nasiraan. Wala din po kasing masyadong signal dito. Kaya mahihirapan po kayong tumawag ng tulong. Saad ni Werner. Oo nga eh, kanina ko pa napapansin na walang signal. Akala ko nasira ang cellphone ko. Tiningnan naman ni Werner ang kabuuan ng sasakyan ng matanda at napag-alaman niyang flat ang gulong nito sa may likurang bahagi. Sa walang pag-aalinlangan ay ginapang niya ang ilalim ng sasakyan. Habang pinapalitan niya ang gulong ay mas lalong nadumihan ang kanyang suot-suot na damit at nagkasugat-sugat din ang kanyang mga kamay. Nang matapos ang kanyang trabaho, ay tinanong kaagad siya ng matanda kung magkano ang babayaran nito sa pagtulong sa kanya. Isang matamis na ngiti ang binitawan ni Werner at nagsalita. Kung gusto mo talagang bayaran ang tulong na ibinigay ko sa iyo, kapag nakakita ka ng taong nangangailangan din ng tulong, ibigay mo sa taong iyon ang kinakailangan niyang tulong at isipin mo ako. Nakangiting wika ni Werner habang ibinabalik sa kanyang bag ang tools ng kanyang ginamit. Mauuna na po ako, ma'am. Mag-iingat po kayo sa pagmamaneho. Magandang gabi. Muling wika nito saka tuluyang pinaandar ang kanyang motor. Naiwan ang matanda sa kalagitnaan ng daan habang tahimik lang na pinagmamasdan ang papalayo na si Werner. Nagsisisi siya't hinusgahan niya kaagad ang presensya nito dahil lamang sa suot nitong maduming damit. Ngunit sa kabila nuoy tinulungan pa rin siya nito at walang hinihinging kapalit. Manghang mangha siya sa ipinakitang kabutihan ni Werner. Pumasok siya sa loob ng kanyang sasakyan at nagsimula ng magmaniho. Huminto siya sa isang maliit na cafe. Nagdadalawang isip pa siyang pumasok dahil mukhang marumi ang lugar na iyon. Ngunit pumasok pa rin siya at pumwesto sa isang table. Maya-maya pa ay nakita niya ang isang waitress na sa paningin niya'y mukhang nasa 8 buwan ng buntis habang pinupunasan ang pawis at basang buhok ng tuwalya. Nakangiti pa rin ito ng matamis kahit pa nakatayo lamang ito magdamag. Pinagmamasdan niya lang ito habang papalabas ng cafe upang bigyan ng kaunting pera ang isang pulubi na nasa labas ng cafe. Iyan na muna sa ngayon ha, at kailangan ko rin kasi ang sahod ko. Ibili mo yan ng pagkain. Nakangiting sambit ng waitress saka bumalik na sa loob. Napaisip naman ang matanda. Sa isip niya'y paano pa nito nakukuhang maging mabait at mapagbigay sa kapwa kung kukunti lang din naman ang kinikita nito. Sumagi naman kaagad sa isip niya ang tumutulong sa kanya kani-kanina lamang na si Werner. Nag-order naman siya agad ng pagkain at pagkatapos niyang maubos ang kanyang in-order ay kinuha niya na ang kanyang bill at binayaran ito. Teka lang po ma'am ha, hintayin niyo na po muna ang sukli mo. Wika ng waitress. Tumango lang ang matanda, pumunta naman agad ang waitress sa counter upang kunin ang sukli ng customer.
Ngunit pagbalik niya ay wala na ito doon. Nilinga-linga niya pa ang kanyang paningin sa paligid, ngunit wala na talaga ito. Lumabas din siya at baka sakaling maabutan niya pa ang matanda, ngunit bigo siya. Napansin naman agad niya ang isang sulat na nakapaloob sa napkin at binasa niya ito. "Hindi mo na ako kailangang suplian. Someone once helped me, just like now that I'm helping you. If you really want to pay me back, do not let this chain of love end with you." Pagkabasa niya nooy, kinuha niya ang napkin sa mesa at napagtanto niyang may pera sa ilalim nito. Lumaki ang kanyang mga mata at halos maiyak na sa tuwa. Habang bumabiyahe siya pauwi, ay napaisip siya kung paano nalaman ng matanda na kailangan niya ang perang iniwan nito. Malaking tulong ito sa nalalapit na niyang panganganak. Excited na siyang umuwi upang ibalita iyon sa kanyang asawa. Alam niyang todo kayod ito para madagdagan ang kanilang ipon. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay nandoon na ang kanilang panganay at ang kanyang asawa na masayang naglalaro. Niyakap naman siya kaagad ng kanyang mag-ama. Amoy pawis ah. Magbihis na muna ikaw sa kwarto mo ha. Pabiro nitong sabi. Opo, Nay. Natagalan ka yata ngayon, mahal. Sana nag-text ka at sinundo na sana kita. Oh, ayos lang. Doon ako galing kina Aling Nelia at sinabing sinundo mo na nga ang bulilit natin. May balita nga pala ako sa iyo, mahal. Balita? Ano yun? Ipinakita niya kaagad ang perang iniwan sa kanya ng matanda sa cafe kanina. Tip ko, galing sa isang babaeng matanda na pumasok sa cafe kanina. Bigla na lang siyang nawala matapos kong kuhanin ang bill niya at nag-iwan pa ng napakalaking tip. Masayang kwento nito. Mabuti naman kung ganoon, mahal. Tiyak na tuwa iyon sa serbisyo mo. Sigurado nga, mahal. Ngayon, magiging maayos na ang lahat. Mahal kita, Werner Suiso. Mahal na mahal din kita, asawa ko. Sagot ni Werner, saka pinigyan ng halik ang mga labi ng kanyang asawa. Ang tulong na ibinigay ni Werner sa matanda sa kalagitnaan ng daan na walang hinihinging kapalit ay siya rin mismong nagbigay ng tulong sa kanyang asawa. Ang kabutihang loob na ipinakita niya sa ibang tao ay kusang bumalik sa kanya at sa pamilya niya na mas doble at lagpas pa sa kanilang inaasahan. At the end of the day, hindi ito tungkol sa kung ano ang mayroon ka o kahit na kung ano ang iyong nagawa. Ito ay tungkol sa kung sino ang binuhat mo, kung sino ang iyong pinahusay. Ito ay tungkol sa kabutihang loob na iyong ginawa sa kapwa. Life is a balance between giving and receiving. The more you give, the plenty of abundance will fill your life with joy. D.N. Hello everyone! Sana nagustuhan ninyo ang story na ito at may napulot kayong aral. Hanggang sa susunod na touching story, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the bell. This is Kulay TV saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. See ya!